Hello guys, so welcome sa ating utang vlog. Pinoy utang vlog. So, hindi masama umutang, di ba? So, hindi ibig sabihin na Pinoy tayo pala utang. So, kailangan talaga nating umutang minsan dahil kailangan natin ng pera. Kung gusto natin mag-umpisa ng maliit na side hustle sa bahay, di ba? Kailangan natin ng pangkapital kung wala tayong pangkapital na makuha kaagad-agad sa ating mga savings. Normal lang yon. Kaya pag-usapan natin. Ang topic natin ngayon is ang CIMB Bank Personal Loan at kung bakit magandang umutang doon. At saka guys, huwag niyong kalimutan na starting this week, meron akong pa-cellphone. So every week yan, super bait natin, no? Every week. So kailangan niyong manood sa aking video para malaman niyo ang ating mga mechanics. Hello guys, so gaya ng sabi ko, CIMB Bank Personal Loan yung pag-uusapan natin. So malaki, I guess up to 1M or 2M ang pinaka-max dito, pero mahirap. So yung pinaka-realistic is 50,000 pataas, ang minimum loan dito is 30,000. So yung sa akin, as you can see, 18 of 60 paid. So ibig sabihin matagal na ako nakautang dito, mga almost over 1 year na. Tapos, gaya ng sinabi ko sa video ko talaga dito about sa pag-utang kay CIMB Bank Personal Loan, ginamit ko siyang pang down, yung 50,000, ginamit ko siya pang down sa lupa. And good news guys, as of now, fully paid na ang lupa, may fence na siya, concrete fence, ginawan ko na. Tapos doon nakalagay ang aming deep well. Pinagawan ko ng deep well dito para dito sa bahay namin. So, napakagandang project. So, ang masasabi ko lang na as you can see, yung medyo malaki yung nagiging total interest nito kasi 60 months ito or 5 years, di ba? So, pero may option kayo to pay it for 1 year. For example, 30,000 lang yung kinuha nyo or mas mababa. So, pwede nyo bayaran ng 24 months. So, before may nakausap ako, nag-share sa akin na approve siya ng 250,000. O, diba? So, napaka-easy. Pambihira lang ito. Kasi nga, kapag sa traditional banks, like ano bang mga banko na nagpapautang ngayon, mahirap. Tapos, kailangan may physical appearance ka pa sa banko. Dito, fully digital. Since digital bank, ang CIMB Bank, ang pag-utang natin din is digital din. So, wala nang chiche-boreche. As long as may proof of income tayo, pwede tayo umutang dito. Tapos, ipakita ako sa inyo. Huwag tapusin nyo ang video na ito kasi mabibigay ako ng tips para mas malaki yung chance na makautang kayo sa CIMB Bank. Okay, so yung tips na ibibigay ko para mas malaki yung chance na makakuha kayo ng loan sa CIMB Bank Personal Loan, hindi lang yung loan niya, yung Rebuy Credit or Rebuy Credit din nila, yung parang virtual na credit card. So, pwede ring i-cash out. So, mag-establish kayo sa GCash, yung tinatawag na G-Score. So, maganda dito. Since, bakit? Kasi yung borrow features ng, makikita nyo guys, oh, ang borrow features na G-Credit ng GCash is powered by CIMB Bank. So, parang may direct na connection ang CIMB Bank dito sa GCash mismo. So, kung established ka na, always ka gumagamit ng mga features ng GCash like sending money, load, bank transfer, bills payment, di ba? GSave, GInsure, GInvest, etc. Madaling makakakuha ng parang credit score or credit history yung CIMB Bank para ma-assess nila na, oy, pwede itong pautangin ng 50,000, ng 100,000 kasi okay naman yung credit history niya sa GCash. So, yun. So, although first time ka pa or hindi ka pa depositor sa CIMB Bank, pero established ka naman dito sa GCash, meron kang G-score na medyo mataas-taas na, may chance ka na makautang. But of course, kailangan pa rin ng proof of income. So kung tambay ka lang ngayon,
wala kang trabaho, I guess mahirap umutang dito kasi nga kailangan ng proof of income. Tapos kahit sabihin natin na freelancer ka, kailangan pa rin ng proof of income. Or kung may business ka, kailangan pa rin ng proof of income. So, G-credit. Itong G-credit, pautang pa rin ito, di ba? Na nasa loob ng GCA. Sa akin, 20,000 na yung aking credit limit dito. So, kung meron ka namang G-credit, i-activate mo na. So, minsan, magsisimula ito sa maliit. Like, iwan ko if talagang 10,000 ba ang starting nito. Pero I guess, nagbibigay sila na mas mababa pa nito. So, i-activate mo na. Tapos, kung activated na ang inyong G-credit, make sure na mabayaran on time. So, yun lang ang talaga ang importanteng gawin. Mabayaran siya on time. As you can see, my G-score is 683. Medyo mataas-taas na. So, ang umpisa ko dito actually sa G-credit is only 10K. Tapos, siguro mga 1.5 years, naging 20K siya. So, medyo mataas yung nagamit ko. Huwag niyong gayahin ha. Sa G-credit, sa mga ganito kasi, kahit sa mga credit card, kailangan sana kung talagang kaya na ma-manage, nasa mga 50% lang ang dapat gamitin. So, huwag siyang i-max. So, huwag niyong gayahin tong nakikita niyo ngayon. Si medyo na max ko siya nagamit. Pero, if ever naman ganito, make sure na mabayaran siya kahit yung minimum amount due pagdating ng due date. Pero, talagang yung minimum amount due, hindi talaga yan recommended. Kung wala na talagang way, pwede. Pero mas okay na talagang mas mataas pa sa minimum amount. So, or kung gusto nyo talagang peaceful yung night ninyo, walang masyadong iniisip, diba? Kung kaya, i-fully paid nyo na. So, yun lang. So, yun yung tips ko, guys. Gamitin nyo ang GCash regularly para mas malaki yung chance yung makautang sa CIMB Bank. Kasi yun yung parang starting point natin. So kasi, iba kasi yung mga tao talaga na may mga banko na, mga depositors na sila, like may credit cards na sila, meron na silang ready na history or credit history na pwede tingnan ng isang banking institution or mga financing institution. Pero kung ordinaryong Pinoy tayo, nakakaumpisa pa lang talaga natin, wala tayong mga ganun, ganyan. So mas okay, napaka-helpful ni GCash para ma-establish na natin ang ating mga credit score. So pamagitan ng kanilang special credit score na feature, yung tinatawag nila na G-score. Okay guys, so huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, mag-comment para sa ating weekly cellphone giveaway. So maraming salamat po.